the floor upang bisitahin ang lokasyon ng nasabing proyekto at kumustahin ang mga katutubong tirayang mangyan na nakatira sa lugar. Sa bungad pa lang ng daan patungo sa lokasyon, makausap na ni Kabayan ang mayor ng tribong tirayang mangyan na si Ginoong Elias Limtawagin at kinumusta nito ang kanilang sitwasyon. Maklayan, Aryo, para ko ayo sila. Ayo sila. Ayo sila. Ayo sila. Ayo sila. Ito ang sila katulad. Ayo sila. Doon sa lakatay. Kapantay? So, naglalakad kayo? Dito? Dito? Pagdating sa tuktok ng bundok, nagpasya ang grupo na nakaring na lamang patungo sa eksaktong lokasyon ng proyekto sa kadahilanang madulas at malambot ang daan pababa. Siniyasat din ng grupo ang lugar na pagtatapunan ng basura. Nakita dito ang maraming puno ng liog at ilan pang mga puno na maaaring putulin kapag tuluyang naisagawa ang proyekto. Napapansin din ang maliit na sapa na ayon sa ilang mga taga-roon ay dumadaloy ang tubig patungo sa Kilalang Camarao Falls. Matapos ang mahigit kalahating oras ng pagdokumento, tumuloy ang grupo sa pag-akyat sa matarik at masupal na daan sa gilid ng bundok. Makailang beses pa kaming tumigil upang magpahinga at kausapin ang ilang mga mangyang nakakasalubong namin. Oh, nag-meeting pala kayo? Nag-meeting po. Ikalaming isa ng April? Oh, pwede hindi kayo pumunta. Alis 10 ng umaga. Nalaman po yung pipiliting nila doon sa patahan. Narating namin ang Lapantay Mangyan School pagkatapos ng mahigit isang oras na pagtahak sa matarik at mabatang daan. Sa taas, tanaw-tanaw namin ang malawak na pagubatan at kabundukan na nagpapatunay ng ganda ng lugar at patuloy na napapangalagaan ang yamang ito. Agad namang nagsilapitan ang mga kasapi ng komunidad na nakapansin ng aming pagdating. Ayon sa tala, may mahigit kumulang 47 pamilya ng tirayang mangyan ang naninirahan sa lugar na pagtatakunan ng basura ng Puerto Galera. Baka sa mga mukha ng mga batang mangyan ang kasiyahan sa pagtanggap nila ng mga school supplies mula kay Kabayan. Mahigit 35 mag-aaral ng Lapantay Mangyan School ang nakatanggap ng mga handog na bag at gamit pang eskwela mula sa grupo ng ABS-CBN. Nagkaroon din ang pagkakataon na makausap ng grupo ang mga nakatatanda sa komunidad at napakinggan namin ang ilan sa kanilang mga himain sa magiging epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan. Kung mga katutubo, tulungan po dito sa aming pamayanan ng Lapantay. Kasi po ay sinasabi po ng mga Tagalog na kanilang lupa ito. Samantala hindi po namin sila nakikita. Kung hindi ngayon lamang po sila dumating. Kami po yung matagal na dito, hindi po namin sila nakikita. Ngayon lang po sila si Milpok na parang kabutil. Na ito daw po yung kanila. Na ang daladala po nila ay papel. Hindi po namin alam yung papel na yan. Ang alam po namin ay yung amin. Ito na po kami iniwan ng amin mga magulang, at mga mahal sa buhay, ang libigan ay nasa amin pong lugar na ito. Ang nais ko po, kami po naman ay magulungan niya upang huwag po naman kami may pigtuhan sa mga proyektong ilalagay niyo. At kaunawang po, ako rin ho ay nalawagan kay Kapal. Siguro po, anong gandito lang. Binisita rin namin ang lugar kung saan i-relocate ang mga mangyan oras sa tuluyan ng isagawang proyektong Municipal Sanitary Landfill ng Bayan ng Puerto Galera. Matapos ang halos 3 oras na pagtigil sa sitio Lapantay, nagsimula nang bumaba ang grupo ng Norris Bar, ECMF at ABS-CBN. Muli namin dinaanan ang madulas at paputik na daan, ganun din ang siyang naraang metro ng kompletong kalsada. Kung mas mahirap umakyat, mas mahirap bumaba mula sa lokasyon ng basurahan dahil sa tarik ng kalsada dito. Samantalang nagpatuloy naman ang grupo sa Camarao Falls upang masilip ang di umano'y magiging epekto ng proyekto sa tubig na bumabagsak mula sa talon.
Hapon naman ang nasabing araw ng aming makapanayam, ang alkalde ng bahay ng Puerto Galera, ang si Dr. Hubert Christopher A. Delor, na nagbigay ng kanyang mga kasagutan sa mga katanungan may kinalaman sa proyektong basurahan ng bayan. Meron din makaming awak ng mga yung kanyang mga firma na pagkakamit sila. At kayo pa mga panakukuha nila, ito wala kung gusto nga nila, pera ang bilibay. Ako hindi kumain na pera. Kasi gumawa yung pera, ang sabi ko, ibibigay namin yun sa inyo, materials, para talagang kakalit mo. Tapos yung contamination, sir, hindi ba pinakategorically, hindi na yung kanyang magkakaroon. Pero may nasilip sila na trinista sila yung sabi kanina hanggang yung water policy. So paano ang bago? Hindi mangyayari yan. Kasi nga, alam mo yung mga technology na yun, na yung line na ginagamit nila, hindi naman nalito na seepage yun. Mas bukod dun sa line, meron ba yung case na pangbaw? So, bago pa ulit, dumating yun dun sa line A, sana na yung clay, na walang pagdating dito, pwedeng coating na lang yan. Tapos, yan, nadahin ka doon sa pinaka-treatment plant, treatment area, doon ititrip pa ulit siya, yung mga process, technology of treatment, saka ka lang doon siyang lalabas, pero actually hindi yan lalabas doon kasi kaya dito niyan din sa taas. I-release din yung tubig doon para doon sa kakalaman, pagbilit ng mga kapalulong. So, na-transfer sa amin ang ito. So, in good faith, binili siya ni municipal government kasi valid yung legal. Valid yung legal. Yung mga documents, yung transfer of title, certificate of citizen, sa record of transfer title sa kanila. Ito ay valid, okay. Pero sa consultation ko, sir, walang lumabas na titulo. Actually, even reklamo, wala. We have aparami resolutions, interposing no objection, kung maingay, lahat. Diba? Yung sa tamang proseso, ang BCC yan, may sa MGP, okay yan, lahat. After all, sa NDI po din, napaka-stiff niyan. Siyempre, hindi yan papayag pang-end when yung problema ang project. O, yun naman sa sinasabi yung pera. Wala kami pera. Wala sa amin yung pera. Nasa kanila ang pera. Kasi, progress billing lang. Kung ano yung accomplishments ng contractor, kung ano yung nagawa nila, sila nag-review doon, mayroon sila. Wala akong kultur. Last point siguro, sir, yung advantage versus disadvantage ng project. Actually, hindi natin tinitingnan sa disadvantage. Kasi all the world talaga, kailangan natin ang project. Kung hindi tayo gagawa ng project, saan mo talaga yung masunod? Pangalawa, dito nakalagay sa ating comprehensive management, na-identify na natin sa aming gagawin ng mga proyekto. So, ito na, ito na ba tayo gusto na? Yung pala sa dinaanan ng lupa, tapos yung market value ng kanilang mga lupa, plus nagkaroon tayo ng kasama para sa kanilang mga agriculture products na madali nilang maipababa. Pangatlo, ito isang tourist attraction kasi I will guarantee that this will be one of the best practices na ginagawa ng isang lokal na pangalaman. So, it's all advantages, actually. You will only try to understand. With less than a year in office, kaya ko tumatapos? Oo naman. We got delays, but how will you commit yung mga ganitong nangyayari? I will never surrender the interest of the town. I will continue pushing, protecting, explaining all that, beneficial para sa bayan nito. When I am fully mandated by Republic Act 9003. Abangan ang mga kontrobersiya sa likod ng Puerto Galera Municipal Sanitation Landfill sa pagdodokumento ng Kabayan Special Patrol sa susunod na linggo sa programang TV Patrol ng ABS-CBN. Kasama si Nakiara Zaira Chavez, Kyle Arby Barcelona at Joel Salbon, ako si Don Cava, para sa News Bar.